halos mapaluha ako sa aking narinig mula ka dyan. Nais ko ding sabihin sa kanya na mahal na mahal ko pa rin siya. Nang bahagyang lumuwag na ang yakapan namin ay bigla akong hinalikan ni Jan sa aking mga labi. Hindi ko napigilan ang aking sarili at nagpaubaya na lang ako kay Jan. Hanggang sa maging mas mainit pa ang aming alikan. Hindi na namin inalintana na baka magising si John Lester. Sabik na sabik kami sa isa't isa. Naunang nahiga sa kama si John. Naroroon pa rin ang kakisigan ni John na tila mas umigting pa dahil siguro ay mas masaya na ang buhay niya ngayon. Naroroon pa rin ang mga pilat na bakas ng kahirapang pinagdaanan ni John sa buhay. Kaaya-aya talagang pagmasdan ang katawan ni John. Miss na kita. Ang nabanggit ko pa bago ako muling nakipaghalikan kay John. Kahit na nasa harapan ko na siya, ay tila nananaginip pa rin ako. At hindi makapaniwala na muli pa rin kaming nagtagpo ni John. Bawat paghalik ko sa kanyang katawan ay kasabay din ang panunumbalik ng mga masasayang alaala ko sa piling ni John. Tila nga isang panaginip yon. Ang muling makapiling ang lalaking pinakamamahal ko. Matapos ang mga oras na yon, ay ilang minuto din kaming nakahiga sa kama nang maisipan ni John na maligo muna daw bago umuwi. Noon din muli naming naalala ang musmos na natutulog sa may sala. Parang nakisama naman si John Lester at mahimbing pa rin ang tulog niya ng amin siyang silipin. Sabay na din kami naligo ni John. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Tiyak naman na bukas na ang uwi ni Bob. Ang alok ko kay John kahit na parang nagkaroon ako bigla ng guilt feelings para kay Bob. Huwag na. Baka malaman pa ni Bob ang nangyari sa atin. Patawarin mo ako at hindi ko napigilan ng aking sarili. Ang biglang nabanggit ni John matapos siyang makapagbihis. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Gusto ko din yon kaya nangyari yon muli sa atin. Ang sabi ko naman. Ayaw kong guluhin ang pagsasama niyo ni Bob. Kaya sana kahit muling nangyari sa atin to, ay huwag sanang magbabago ang pagmamahal mo kay Bob. Alam ko kung gaano mo kamahal si Bob. Ang sabi naman din dyan sa akin. Alam ko yun. Ang maikling nabanggit ko na lamang. O sige, alis na kami. Ang paalam ni John. Dito na kaya kayo matulog ni John Lester. Napakahimbing pa ng tulog niya. Hayaan na muna natin siyang makatulog ng husto. Ang pagpigil ko sa pagalis ni John. Yes, iba, baka bigla siyang dumating. Ang pag-alala ni John. Bukas pa ang uwi niya. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mo, doon kayo sa isang silid matulog para walang isiping masama si Bob kung sakaling darating siya. Sabi ko naman. Dito na lang kaya kami sa sala. Paglatag ka na lang ng blanket dito sa tabi ng supa at okay na kaming mag-ama dito. Mukhang marami ka pang aayusin sa silid na yon kung doon kami matutulog. Ang sabi naman ni John. Kung yan ang gusto mo, sige, kukuha na lang ako ng mga blanket at unan. Ang pagsang-ayon ko sa nais ni John.
Itinabi namin ang center table at iba pang furniture sa sala bago namin inilatag ang blanket at mga unan. Hindi na rin ginalaw ni John ang kanyang anak. Sa halip ay nilagyan na lamang niya ito ng unan sa tabi at para hindi ito mahulog sa supa kung sakaling gagalaw siya. Pinahiram ko si John ng shorts at t-shirts para magamit niya sa kanyang pagtulog. Matapos makapagpalit muli ng damit si John ay nahiga na siya sa ibabaw na inilatag naming blanket. Binuksan ko ang isang lampshade sa may sala bago ko pinatay ang ilaw. Subalit, bago pa man ako pumasok sa silid namin ni Bob, ay tinawag ako ni John at niyaya muna niya akong mahiga sa tabi niya upang makapagkwentuhan pa kami. Hindi pa daw kasi siya inaantok. Ayaw naming lumikha ng ingay sa aming kwentuhan, kaya halos pabulong lang ang kwentuhan namin. Muli naming sinariwa ang mga masasayang nakaraan. Naikwento din ni John ang kanyang naging asawa at ang masaya pero maikling panahon ng kanilang pagsasama. Naishare ko naman kay John ang mga masasayang napagdaanan din namin ni Bob. Subalit hindi ko na binanggit kay John ang aksidenteng natamo ko nang pinit ko siyang habulin nang papalis na siya. Mahigit 2 taon na ang nakakaraan. Hindi ko na namalayan na nakatulog na din pala ako sa tabi ni John. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa mga mahihinang ingay dulot ng paggayak ng magama. Good morning. Gising na pala kayo. Mag-breakfast muna kayo bago kayo umalis. Ang bungad ko. Sa bahay na lang kami kakain. Nauubos na ni John Lester ang nadala naming powder milk niya. Gabit na din ang mga bote niyang dala namin. Ang sabi naman ni John. Diba, mahindi pa siya nagagamit na bote kagabi? Sabi ko naman. Nagising siya kagabi at naghanap ng dede niya. Ang sabi naman ni John. Mukhang sobrang himbing ng tulog ko ah. Di ko na namalayan ang pagbagon mo kagabi. Sabi ko naman. Mukha nga, ang sarap kasi ng hilik mo eh. Ang biro sa akin ni John. Matapos maiayos ang anak at ang sarili, ay hindi ko na napigilan ang pagalis na magama. Medyo natagalan ako sa aking paghiga sa blanket na nailatag ko sa sala. Tila pilit kong sinasariwa ang nangyari sa aming dalawa ni John ng gabing yon. Labis-labis ang aking kaligayahan na para bang nasa cloud na yun ako. Napukaw lang ang aking muni-muni nang biglang dumating si Bob. O bakit ka dyan natulog? Natakot ka bang matulog sa kwarto na mag-isa? Ang pagtataka ni Bob nang makita niya akong nakahiga pa sa sala. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Bigla akong kinabahan at nakaramdam ng guilt feelings ng mga sandaling yun. Wala lang, napagtripang ko lang matulog dito sa sala. Ang nasabi ko na lamang. Buti na lamang at tila walang naiwang palatandaan na may kasama akong natulog sa sala. Hindi naman na nagusisa si Bob tungkol sa aking pagtulog. Dahil talagang kabado ako at baka mahalata ni Bob ang pagsisinungaling ko sa kanya. Naging lihim kay Bob ang muling pagbabalik ni John. Naguguluhan kasi ako kung ano ang dapat kong gawin, kaya hindi ko pinagtapat yun kay Bob. Makalipas ang ilang araw ay nagpaalam sa akin si Bob na gusto niyang magpunta sa US para bisitahin ang kanyang mga anak doon. Miss na daw siya ng kanyang mga anak. Binalita din niya sa akin na iwalay na ang dati niyang misis sa asawa nito.
para daw kasing naghahanap ng father figure ang mga anak niya. At kung pwede daw, kahit paminsan-minsan ay madalaw niya ang kanyang mga anak sa US. Simula ng araw na yon, ay inayos ni Bob ang kanyang travel documents para makabiyahe papunta sa US. Nais ko sanang samahan siya, pero mas minabuti ni Bob na siya na lang ang magbiyahe para hindi na magtanong ang kanyang mga anak ng tungkol sa akin at para may mga ngasiwa pa rin sa aming negosyo. Ang pagiging abala ni Bob sa pag-aayos ng kanyang papeles ay nagbigay daan naman sa akin na makatagpo muli si Jan at ang anak nito nang ilihim sa kalaman ni Bob. Labis kasi akong natutuwa na maisama sa pasyalan sina Jan at ang anak nito. Para kaming isang happy family sa tuwing namamasyal kami. Unti-unting napalapit ng husto sa loob ko si Jan Lester na tinuring ko na din na tunay na anak. Kung may pagkakataon naman kami ni Jan ay nauuwi sa pagsisiping ang pagtatagpo namin. Noong una ay pilit tumatanggi si Jan na maganap muli sa aming dalawa yun. Subalit nangako naman ako sa kanya na kahit anuman ang mangyari ay hinding-hindi ko iiwan si Bob. Subalit sang araw, hindi ako sinipot ni Jan sa aming usapan. Kahit sa cellphone ay hindi ko na siya matawagan. Labis ang pag-aalala ko ng araw na yun. Kaya naman minabuti kong puntahan siya sa kanyang inuupahang bahay. Laking pagtataka ko nang sabihin sa akin ng yaya ni John Lester na may sumundo daw sa kanyang mga kalalakihan na pilit siyang isinama. Mukha daw militar din ang mga kalalakihang yun. Kaya hindi na nagtaka ang yaya ni John Lester. Mukha namang walang nangyaring masama kay John, kaya nilisan ko na rin ang bahay niya. At binilinan ko na lamang ang yaya na kung hindi pa bumabalik si Jan, ay text niya na lang ako sa ibinigay kong numero. Kinagabihan, hindi ako mapalagay. Hindi yon nakaligtas sa mga mata ni Bob.